The Mister naman natin tikman natin today. Tongue twister. Kamusta mga rich kids? So today, tulad na sinabi ko, matamis na naman natin tikman natin today. Dahil ang titikman natin today is Tina's Sweet Overload. Bigyan ko lang konting history ng Tina's Sweet Overload. They started 2013. Nag-upisa lang kasi so, naghanap 7 years ago. So dahil yung kapatid ni Tina is naghanap ng giveaway para sa Christmas, eh tinrain yung gumawa ng pulburon. Nagustuhan nila yon at lumaki sila hanggang nag-event sila. Nag-host sila ng dessert buffet, at kung hindi nyo matatanong, yes, sila yung gumawa ng cake namin nung kasal namin. Yes, sila yung nag-sponsor ng cake sa kasal namin nung pandemic. Kung makikita nyo dyan, dadaan-daan, hindi ko lang kung saan ko yan lalagay. Super pero minimalist. Masarap at maganda, kitang-kita nyo yung picture. Eh, talagang yun yung specialty nila. At kung ikakasal ka at naghahanap ka ng wedding cake, I suggest you this. Lalagay namin yung description sa baba at yung contact number, nandito yan. Sarap nung cake namin nung kasal namin. Tapos ang dami nag-compliment, di ba? Ang dami nagtatanong, saan niyo binili yung cake niyo? Sarap. Masarap. It's from Tina's Sweet. Yeah, it's from Tina's Sweet Overload. Pero dahil nag-pandemic at walang mga events at weddings at konti lang, they came up with this. Actually, nag-umpisa lang sila sa Ube Pandesal. At maraming nagsuporta. Pati ako ngayon pa lang sila sinusuporta. Oo, naging hype na hype kasi yung Ube Cheese Pandesal, no? Oo, at ngayon marami ng mga products na kasama. Yes. Ngayon, kung magtatanong kayo ng prices ng mga ng mga produkto nila ngayon, eh nandito yan. Prices. At nagtatanong kayo kung magkano yung mga dessert buffet at customized wedding cakes. I-chat nyo na lang sila. Actually, yung cake namin is from Pinterest. Yeah. Nakita lang namin sa Pinterest and ginaya nila. Binigay namin yung picture. Kuwang-kuwa naman. Tama. Kahit kaibigan namin yung may-ari nito is magiging honest review pa rin kami. Kung ano yung nakikita namin at matitikman namin is yung pa rin ang sasabihin namin. Talaga yung purpose namin, honest review. Bago kami mag-upisa, i-subscribe nyo naman ang aming YouTube channel at i-like ang aming Facebook page. Maraming salamat. Pero don't forget the notification bell sa aming YouTube channel for more updates and food reviews. Banana loaf. Banana with almonds. Yes, it comes with almonds and choco chips. Wow, choco chips. Marami yung choco chip niya sa taas. And I pray na marami rin yung sa I pray talaga. Marami naman siya. Mabango din siya. Mabango naman siya, pero kung naalala niyo yung Mad Butters, meron kami na-review yung banana loaf. Mas mabango lang yun. Tumaan natin. Masarap naman. Hindi siya nalalayo doon sa last banana loaf na tikman namin yung Mad Butter. No, mas marami lang tong chips. Choco chips. At masarap din yung almonds niya. Gusto ko yung almonds kasi may crunch. Gusto rin yung pagka-moist niya. Malambot. Actually, yung cake namin, parang sila ng moist at texture nung cake na, yung wedding cake namin. Actually, akala nila is a la creme yun. Pero nabigla sila, isa sa pala siyang local store. Na Tina's Sweet Overload. It's not a la creme, it's Tina's Overload. Masarap, moist siya, and it melts in the mouth. Next naman ay yung Ensaymada. Pero hindi lang ito basta Ensaymada kasi meron siyang ube. Kung makikita nyo ano guys, hindi ko alam ba't sinend sa amin Ensaymada lang yung pangalan. Pero dat ang pangalan nito is Overload Ensaymada Cheese Ube Pandesal. Ha? Ang haba? Wait. Pero makikita nyo guys, may no? Ube Ensaymada. That's it. Ube Ensaymada Cheese Overload. First time ko titikim na Ensaymada ng ube. With a lot of cheese. Sorry. Hindi kasi ako makakuha. Ang baksal. Excited kasi ako makakuha.
Masarap siya. Malaki. Malaki nga. Ilang pieces to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May tiwala? May trust issues ako. Charot lang. Then nanonood kasi ako ng The World of the Married. Nadadala lang. Pagigilan mo sa'yo. Kabalik na rin siya para sa akin. Kabalik na rin siya ng texture ng banana loaf. Yung banana loaf is madali siyang kainin. Pero dito medyo nag-i-stick yung sa ngipin. Pero ako personally gusto ko yung ganon. Yung nag-i-stick siya sa ngipin. No, pero disclaimer, syempre ako meron kang pustiso at bago yung brace mo. Ipolident mo. Ipolident mo. Siksik siya, wala siya masyadong hangin sa loob. Hindi ko lang, no. Hindi ako siya nagbe-bake, pero feeling ko yung dahilan kaya medyo sticky siya. Makita nyo, meron siyang cream-cream sa taas. Feeling ko yun yung reason kung bakit sticky siya. Para siyang may... Ewan ko na kung ka... Kasing sticky siya ng sticky cinnamon ng Starbucks. Pero sa akin, masarap yung pagka sticky niya. Masarap siyang inunguya. Mmm, narasahan din siya... ito, ube. Hindi siya matigas. Ayan, meron siya. So, ever famous ube cheese panlasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. So kung alam nyo guys, itawag ko sa kung ano yung nasa taas, please comment down below. Ang dami ube. Ano yung cheese? Kung nakikita nyo, yan yung cheese na yan. Yan yung cheese, no? And dito yung ube part. So, let's try it. Ginaganto ba ito pag ini-Instagram? Wow, ang galing ko! Pantay yung sakin. Tignan nyo, guys. Ooh, ayan yung cheese. Gusto ko yung ano, feeling niya. Yung pagpinasahan mo yung cheese tsaka yung ube. Parang, yung, para sa amin, no, yung texture niya, ito yung, nandito yung banana bread na texture. Na, a little bit, it melts in the mouth. And nandito yung pandesal. Ay, nandito yung ensaymada. Ay, ensaymada. Nandito yung ensaymada. Nasa gitna yung ube cheese. Pag binubuksan mo, para binubuksan mo yung ensaymada, na nandun yung chewiness niya. At the same time, hindi siya ganun ka-chewy na mahirap nguyain kamuha ng ensaymada. Pero nasa gitna siya, yung texture niya. At masarap din yung cheese niya. Mm. Kasi diba, yung mga iba, or baka kami lang, yung natikman namin, nakikita mo na may cheese pero hindi mo nalalasan yung cheese. Diba? Makita mo yung cheese. Yung iba, makikita mo yung cheese pero hindi kilasan cheese. Yung iba naman, kasi hindi mo talaga mahanap kung nasa yung cheese. Oo. Nangyari na sa amin yun. Yung pangalawang bili yata namin ng ube pandesal, nawawala yung cheese niya. Puro siya ube. Ube cheese pandesal sabi nga pero nawawala yung ube. So, tapos sa tatlong kinain ko, feeling ko busog na ako. Oh, actually, busog na kami. Di kami nag-breakfast. Time check is... Time check is 1 o'clock. 1 o'clock p.m. 1 o'clock p.m. Di pa kami nag-breakfast. Pero naka-isang... Naka-konting kagat lang kami. Pero busog na kami. Busog na ako. No, siksik siya. I-joy-joy ride ka ng Tina Salt Overload. Ng mga different textures ng tinapay. From... Na sobrang soft. Papunta ngayon sa middle, hanggang sa chewy na... Anong favorite mo sa loob? Ako gusto yung banana loaf, tsaka yung ensaymada. Same. Parehas tayo. Parang first time natin nag-agree. Oh. Unanimous decision. Parehas na nagkaroon ng unanimous decision. For the first time. Yung ensaymada kasi, chewy siya. Madalas kasi yung ensaymada nakikita ko, parang sobrang hangin niya sa loob. Oh, parang siyang mamon na di mo alam. Oo. Oh. Pero yung ensaymada to, sobrang siksik niya. Kaya yung mga ensaymada dati, pinipitpit ko bago ko kainin na yun. Gaganunin ko muna. Yan, hindi mo na kailan siya kailangan pitpitin kasi siksik na siksik talaga siya. Hindi siya mahangin sa loob. Hindi siya makalat pag kinain mo. Kaya ako sinisiksik yung mga iba kasi makalat pag kinain mo. Oo, yun. Nahuhulog-hulog yung mga bits. Kasi hangin. Pero ito hindi. Baker ba talaga? Hindi, nurse siya. Ah, nurse! Nurse siya, so feeling ko naging gift lang talaga niya ang pag-bake. Wow, amazing. Sana, gusto ko rin mag-try mag-bake kasi wala pa ako. May ube
open sa baba. Ay, may open na pala sa baba. Wala lang. Wala lang. Wala, gusto ko lang sabihin yun. So maraming salamat ulit sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and mag-like sa channel namin. Yes, like niyo rin yung channel nila. Ay, like niyo rin yung Facebook page nila, Tina Sweet Overload. Yes, kung nagtatanong kayo kung bakit Rich Kids, eh nandito yan. Kung meron kayong kakilala na nag-business is, itag niyo sa baba at pwede namin siyang i-try. I-contact niyo lang kami at i-try namin yun. Yes, send us walang bayad, message. It's free. At the moment. At the moment lang. So guys, maraming salamat. Rich Kids, supportahan natin ito. Stay weird. Embrace the grind. And see you at the top. Bye-bye. Bye. 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 B